Mami. Bakit? Kwentuhan na. Hi, welcome back to our channel. So, ngayon na ang second dose ng vaccine namin at kasama ko ang aking bro. Yan, second dose ng Sinovac. So, tingnan natin kung anong mga magiging effect. Sana konti lang yung pila para hindi masyadong matagal. Pasok na kami! Ayan na, tapos na po ako sa registration and tapos na ako sa counseling. Dito na ako sa next screening mga doctors na. So, maayos ang BP ko today, so wala naging problema, tuloy-tuloy lang. Unlike nung first dose, parang inano pa ako magpahinga kasi nga medyo mataas yung BP over ko nun. Parang bawal ka kasi pata 100 yung over mo pataas eh. Ganun. Pero ngayon, okay na. Kaya eto, waiting na ako ulit sa screening sa mga doctor. So, marami pa rin pinitirmahan. So, bring your pen pa rin ang protocol. Okay, see you later! Diba ako din na nag-picture? Labos na nga, hindi nga malalim, mag-upil. Ay, galing. Tapos na. Yay! Thank you po. Okay, dito na ako sa waiting. Saan? Layo naman. Okay, nandito na sa waiting area. Sa likod ko si Andres Bonifacio. Yan, mga kukwentuhan. Tapos na ako magpa-vaccine and ngayon, nagpapalamig. Andito na po ako sa mic na po ako sa sasakyan. Hindi na ako dun tumambay habang hinihintay ko ang aking kapatid kasi medyo na-late siya dahil wala pala siyang dalang face shield, so kailangan pa niyang mag-produce. Ang process pa lang ngayon is yun, aside sa marami ka pa rin pipirmahan, after mo ngayon i-vaccine, di meron kang 15 minutes na kailangan mong magpahinga. And then, after that, tatawagin din nila yung pangalan mo for another pila. So, yung pila naman yon is to make sure na maayos. So, check nila yung BP mo. Ako, medyo tumaas yung BP ko. But the thing is, hindi naman siya ganun kataas. Kumbaga, kasi nagme-maintenance na ako eh. Kaya ganun, hindi naman siya. Pero kumpara mo nung pagpasok ko, medyo tumaas siya. Hindi naman bongga. Ganon. So, mamaya, monitoring lang din ako. Sa ngayon, wala naman po ako nararamdaman na hilo or whatsoever. Hindi naman sumakit yung ulo ko. Hindi pa sumasakit yung braso ko. Pero, syempre, ganoon naman talaga. Sumasakit naman talaga paminsan yung braso. Depende sa ilalagay na. Depende sa mga tinuturo, diba? So, expected na. Ayan na, guys. So, dalawa na yung ginagawa ko. Sabi ng doctor, mas mainam daw na dalawa talaga. Doble daw talaga yung face mask. Ako kasi, hirap din talaga ako sa ganito, sa face mask. Kasi nga dahil sa salamin ko, ngayon nga lang ako nakatagpo ng salamin na kumbaga hindi nalalaglag. Kasi minsan dumudulas, di ba? Kaya ako nagpagawa ng ganitong salamin, medyo maano yan, no? Yung itim niya, medyo makapit.
Kasi yung ibang salamin, dumudulas talaga dito sa mga face mask. Eh, di ba, pag hindi ko naman siya inano, pinatong sa face mask, maglalabas siya ng ano, magkakaroon naman ako dito ng moist. Oh. So, mahirap sa mga nakasalamin. Kailangan lang natin talagang magtsaga. Tsaka huwag na lumabas. Sa kabila naman po ako lumabas. So, yun. Mamaya ulit, magbibideo ako. Pagdating ko sa bahay, after mga ilang oras, syempre, tingnan natin kung meron. Sana naman wala akong maramdamang negative. Pero, syempre, ang unang-unang gagawin ko pagdating ko sa bahay is uminom ng paracetamol. Yun din yung ginawa namin nung first dose. After na first dose, pagdating sa baler, inom agad ng paracetamol. So, para rin mga baby, sabi ko nga nung una kong vlog about this, di ba yung mga baby pag-uwi, bakalag natin, painamin ng tempra, ganun, painamin ng paracetamol. So, kami, ganun din. Pagkatapos, inom na agad ng paracetamol. So, yan guys. See you later. Magbibideo pa ako later. Itutuloy ko pa after a few hours. Tingnan natin kung may mararamdaman. Bye! Hello guys. So, eto na. Nagbabalik na ako uli. So, May 3 po ako na vaccine ng second dose ng Sinovac. And now is May 5. So, it's more than 48 hours na rin. Wala po akong naramdaman na hindi maganda. Hindi po ako nilagnat. Nakausap ko rin po yung ibang friends ko. Wala naman po. Sadya lang na yung nung injection time, parang siguro mas malapot siya. Kaya medyo mas masakit nung in-inject. Pero unlike nung first dose, di ba, sumakit yung ganit yung mga balikat ko noon. Sumakit yung balikat ko. Sumakit yung mga ganito namin, yung mga braso. Itong second dose, hindi naman siya sumakit. Wala rin po kaming naramdamang hilo, ganyan. So for me, ang ginawa ko after ko ma-vaccine yung nag-take agad ako talaga ng paracetamol, which is normal namang nigagawa, diba? Pag magpa-vaccine ka. And then, yun, wala. Okay naman po lahat. So, I am encouraging you guys, lalo naman at free naman from the government, na think about it, yung mga hindi pa nagpa-vaccine. This will help each and every one of us to be protected. Of course, it's not hindi sinabing hindi ka na magkaka-COVID pag nagka-vaccine ka, diba? Hindi naman ganun yung mga vaccine. Dagdag protection lang yun para yung katawan natin, yung vaccine na yun, makaka-help mag-fight kung ano man yung bacteria or yung virus na pwedeng pumasok sa atin. So, but it doesn't mean na hindi na ikaw or me, hindi na ako magkakaroon. Siyempre, kailangan pa rin mag-ingat, lalo na yung mga bata, wala pa silang vaccine. So, tayo, may panlaban sila, wala pa rin. So, same procedure, even na may vaccine, ang ginagawa ko is, kung sakaling lalabas ako ng bahay, well, protected ako, tsaka hindi ako nagtatagal talaga. Kung kailangan ko lang pumunta ng mall, doon ako pupunta at hindi ako magtatagal doon. Yun lang bibilin. Limited pa rin yung paglabas. Tapos, pag-uwi, tuloy ligo. And then, lagi po kaming nainom. Ako, noon, sumasabay ako ng inom ng lemon at saka yung may parang luya, ganun. Kaya lang, yung nag-acid reflux, tsaka, basta ang asin, yung pag nadighay ka, ang sakit sa dibdib, sa tiyan, ganun. So, ang ginagawa ko is, talaga, I'm drinking water, hot water. So, instead nalalagyan ko siya ng coffee, yun lang, mainit na tubig yung iniinom ko in the morning, and also in the evening. Lalo na paglalabas ako, maliligo, and then iinom ng hot water bago matulog. Hot water po yung hipan-hipan mo lang, kasi isisip-sip mo. Parang, talaga, kaping walang kape. Mainit na tubig lang, ganun. And then, laging may alcohol, syempre. Ganun. So, ingat pa rin. And, i-consider niyo yung vaccine nga para ma-protect kayo at saka pamilya niyo. So, yun. Sana may natutunan kayo. Please do like and share this video. Thank you for all your support. And then, see you on our next video. Ingat and God bless. Peace!